Welcome back to my channel, and that's me again, Tiffany. And for today's video, ang topic ko is about tips sa paggamit ng rejuvenating products or yung mga ginagamit niyo, rejuvenating set. Yan, rejuvenating products. So, anyway, ang tagal kong walang video, so parang naninibago. Oh my gosh! And ngayon, wala akong ring light. Wala akong light. So, normal camera lang to. So, walang... Oh my gosh. Medyo nadidiliman ako. Para sa akin, medyo madilim. Pero okay lang. Dahil gusto ko naman yung ginagawa ko. So, okay. Wag na natin patagalin to. So, let's get it started! And, hi again. Itong sasabihin ko, itong tips ko na sinasabihin sa inyo is based on my experience. So, mga na-experience ko sa paggamit ng rejuvenating product, rejuvenating product. So, gusto ko lang i-share tips paggamit ng mga ganung products na pag gusto mong mag-rejuvenate, yan. So, ganito. Meron kasi ako products na ginamit before na rejuvenating set, ganyan. So, meron siyang toner, meron siyang sabon, meron siyang cream for night, meron siyang, although yung cream for night niya is for nag-rejuvenate pa rin talaga siya. So, and then, meron siyang sunscreen, yan. And then, once the rejuvenating set, yung products, like for example, ganyan, no? Set siya. So, ang tips ko sa inyo, wag na po ninyong gamitin yung sabon. Alam nyo po ba? Kasi, pag ginamit nyo, gumamit pa kayo ng sabon, tapos gumagamit pa kayo ng toner, tapos gagamit pa kayo ng na rejuvenating na pang night. So, nako, baka sobrang masira na po yung face nyo. So, sinishare ko lang to kasi na-experience ko to dati na tawag dito. Nangyari sa akin na ganon yung medyo hindi siya naging tugma sa aking face. So, muntik nang masira yung face ko. 3 days ko lang po siyang ginamit. So, naku, sobrang nasira. Feeling ko, dry na dry yung face ko. So, nag-stop ako agad. So, ganun. So, tips ko sa inyo po. Tips ko na ganito ang gagaan. Kapag hindi ko lahat, kasi iba't iba naman yung texture ng ating face. May face na sensitive talaga. May face na makapal. May face na yung parang ang manipis. Like, for yung face ko kasi is, siguro tawagin na lang natin siyang manipis. Kasi, hindi siya katulad nun. Gumamit ako ng products na ganun. So, na-test ko na hindi pala ako pwedeng gumamit ng products na mayroon ka ng sabon, nag-rejuvenate ka na ha, nag-toner ka na, so pang nag-rejuvenate yung toner. So, yung sabon pa is nag-rejuvenate pa. So, mahirap. So, sobra-sobra na yung pag-rejuvenate ng face mo. So, masyado na siyang masisira. So, ang ginawa ko sa face is, gumamit lang ako ng toner. Hindi ko na ginagamit yung sabon. So, di na ako gagamit ng sabon. And then, gagamit na lang ako. Yung sabon, para hindi masayang, gagamitin ko na lang siya sa aking katawan. Ayan. So, kasi mataas yung texture nating balat dito kasi sa skin natin sa dito. And sa yung pababa. Body natin is matigas, mas makapal, unlike sa ating face. So, yung sabon ginagamit ko sa face, sa body ko, and then, ang gagamit ko na lang po sa face ko is yung toner. Yan. Toner, and then for night, and then sunscreen, yan. So, may mga marami kasi akong ginamit na products na pang nag-rejuvenate. So, pag gumagamit akong mga rejuvenating products, so, ang yun lang yung kinukuha ko. So, gagamit lang ako ng toner, tapos sunscreen, and then for night. Yan. Yung for night ko, syempre, yung for night na gagamitin natin is dapat yung nagmo-moisturize lang siya. Hindi yung
diba yung toner nag-rejuvenating, yung toner nag-rejuvenate na, diba? So dapat yung ano, yung pang-night natin is pang-moisturize na lang siya. And then sunscreen. So yun lang para hindi masyadong nasisira yung ating face. So pag sobra-sobra kasi yung lagay mo sa ating face, sobra-sobra yung, like for example, 4 sets siya, diba? Ay, 4, like for, in one set, 4 products, diba? So, lahat yung nag-rejuvenate, so masisira talaga yung mukha nyo. So, tips ko sa inyo na huwag na po natin gagamitin yung sabon. Yun, toner na lang. Toner, sunscreen, and then for night. Yung night natin is for moisturizing. Moisturizer para ma-moist lang yung ating face, malamigan lang yung ating face, parang hindi siya ma-dry, ganon, diba? And then, yun lang po, share ko lang yung experience ko na kapag gumagamit ako ng rejuvenating products is, yun lang po yung ginagamit ko. Ay, anyway, meron po pala pahabol. So, hindi na po ako nagsasabon ng mukha. As you can see, my face, sa ngayon kasi nag-rejuvenate ako, so bago lang, so yung tawag dito, hindi po ako nagsasabon ng mukha. Although kahit noon pa na nag-rejuvenate, gumagamit ako ng rejuvenating products, hindi po ako nagsasabon ng mukha. So ang ginagamit ko lang ay toner, yun nga, and then sunscreen, and then cream na for night. So, kung magsasabon ka man, siguro dampi-dampi lang yung bubbles lang. Tapos ganun-ganun. Para ma-feel mo naman, nagsabon ka din sa mukha mo. Pero, hindi yung palagian. Kasi nag-rejuvenate ka eh. Masusugat masyado yung mukha mo. So, yun lang po yung tips ko. And anyway, na experience ko yun. Kaya ako sinishare sa inyo na baka sakaling para hindi kayo matakot gumamit ng rejuvenating products. Ayan, hindi kayo matakot, hindi kayo mag-doubt para gumamit ng rejuvenating products. Yan, nagbigay ako ng tips kung yung ganun nga. Kung ano na yung mga gagamitin nyo para hindi naman, hindi masira yung ating face. So, mild lang, diba? Kasi kung toner, cream, and then for night, yun ang gagamitin pang rejuvenate. So, okay na yun. Okay na yung gano'n lang, toner lang. Kasi yung toner is nag-rejuvenate na yun. So, yun lang po yung bibigay, yun lang po yung tips ko, na experience ko. Experience ko, kaya ako sinishare sa inyo. And then, thank you for watching. And I hope you like this video. Please like this video and click the notification bell para update ka whenever I upload a new videos. And thank you! And shout out po ako next time for the next video. Bye! Thank you!